Harlene, anong proyekto ba ang may mga foreign worker at ano ang paliwanag dito ng DPWH? Ella, ayon nga kay DPWH Undersecretary Emil Sadain, ay wala umanong Chinese loan contract sa ngayon ng DPWH, pero meron anyang dalawang proyekto na mula sa grant package contract na may mga Chinese workers. Ito ang Estrella Pantaleon Bridge na may 69% na Filipino workers at 29% na Chinese workers. Habang ang Binondo Intramuros Bridge project naman ay may 55% na manggagawang Pilipino at 45% na Chinese workers. Ayon sa opisyal, dahil ito sa technicalities at specialization para sa mga material ng naturang proyekto. Natanong din ni Senator Kiko Pangilinan kung kasama ba ang pag-hire sa foreign workers sa kondisyon ng Official Development Assistance o ODA projects o yung mga proyektong pinondohan ng ibang bansa. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, hindi ito kondisyon sa mga proyekto pero kailangan ng ilang foreign workers para sa kanilang technical skills at specialization sa mga bagong teknolohiya na kinakailangan sa mga proyekto. Dagdag ng kalihim, mayorya pa rin na mga manggagawa sa mga DPWH project ay mga Pilipino. Pero panawagan ni Pangilinan, gawan sana ng paraan na unahin ang mga Pilipinong manggagawa, lalo na't maraming nawala ng trabaho ngayon dahil sa COVID-19 pandemic. Dagdag ng senador, ang construction industry ang pinakatinamaan ng pandemya na nakaranas ng 30% pagbaba sa employment. Let's double check. Madaling sabihin, these are technical matters. Baka naman dahil ang dadali nilang mga materials at kung ano mang equipment, puro Chinese. Baka pati yung ganong klaseng mga negotiation, dapat tingnan natin para i-prioritize natin yung 39% na walang trabaho sa ating mga kababayan. Nangako naman si Villar na kanilang bibigyan prioridad ang pagkuha sa mga manggagawang Pilipino sa mga proyekto ng DPWH. We will always be one in this desire to increase the job creation in our country, and we will only allow foreign work if absolutely necessary for certain technical skills. Samantala, Ella, nangako na rin si Secretary Villar na kanilang susuportahan ang local manufacturers at mas tatangkilikin pa ang mga locally made products sa mga infrastructure project ng DPWH. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harlene Delgado, live na nag-uulat mula sa Quezon City.